Samantala, dalawa naman ang sugatan kabilang ang isang pulis ng makainkwentro ng mga otoridad ang umano'y gumagamit ng ilegal na droga sa GMA Cavite. Patay naman ang isa umanong pulis asset. Balita hatid ni Jay Sabale. Nang makatanggap ng tip ang mga pulis na may mga lalaking bumabatak sa isang bahay sa Congressional Road, Poblacion 2, GMA Cavite, agad daw rumisponde ang mga pulis. Pero papalapit pa lang daw sila, agad silang pinaputukan ng mga sospek. Sa pulis sa kaliwang hita, si SP1 Victor Wekweken habang aksidenteng tinamaan ang isang lalaki na nasa lugar. Naghagis pa ng granada ang mga sospek, pero mabuting hindi pumutok. Sa isang bahay, napatay ang isang George Oliveros, habang na-corner naman ang tatlo pang sospek na sina Frank Timaho, Lester Colyante at Jake Suyong. Nakuha sa kanila ang isang 9mm na baril, caliber 38, caliber 22, tatlong sachet ng hininalang shabu at mga drug paraphernalia. Dumating sa morgue ang mga kaanak ni Oliveros ayon sa tsuin ng namatay na sospek. Maaaring may kinalaman daw ito sa pagiging asset ng pulis ng kanyang pamangkin. Katunayan, sa isang raid, ang kasama raw trumabaho ay pamangkin niya. Ang pinagtatakaw, bakit siya tinutugis, tao siya ng mga pulis. Kung pasusuko ko yun, susuko pamangkin ko. Pinabulaanan naman ito ng mga pulis. Ayon sa hepe ng GMA Cavite PNP, maaring ang naging asset ng kanyang tauhan dati ang sospek, pero ang pagresponde daw nila kagabi ay walang kinalaman sa sinasabi ng tsuhin nito. Yung nangyari sa kanya, lumaban siya during that instance. So we don't have any other means para kundi mag-react doon sa ginagawa niya. Kasalukuyan namang nasa ospital ang dalawang sugatan sa inkwentro. Jay Sabale, GMA News.